Next video na naman to po tayo mga kapotpot ko. So, samantalahin ko talaga to habang mahaba-haba pa ang ano ko, ang oras ko sa paggawa ng video. Dahil pag wala na akong time, hindi na naman ako makakapag-upload ng video sa YouTube. Kaya sasamantalahin ko po to. Ito pong orasyon na ibabahagi ko sa inyo, orasyon para kaawaan. Magagamit po ninyo ito. Marami po tayong pwedeng paggamitan nito. Pero sa paggamit nito, kailangan po ay meron po kayong tiwala. At huwag nyo po itong gagamitin sa kasamaan. O sa panggaganso. Huwag nyo po itong gagamitin sa kasamaan. Sa pangluloko ng tao. Pwede nyo po itong ibahagi sa tao na kakilala ninyo. Turuan nyo lang po para makatulong po tayo sa kanya. Pwede nyo po itong gamitin kasi maraming ano to eh, maraming pwedeng paggamitan po eh. Pwede rin po ito pampaamo, pampabait sa anak mo, sa asawa mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, o sa kaibigan mo. Pwede nyo po iyang gamitin. Basta sasambitin nyo lang po ng 7 beses ang orasyon na ito. Habang papalapit siya sa inyo. O kaya, kung natutulog kayo, pwede nyo po itong ibulong sa kanya. Ha? At, pangalawa, kung meron po kayong gustong hingian ng tulong, pwede nyo po itong gamitin. Basta kung ano, bago kayo makipag-usap sa kanya, magdasal muna kayo ng timtim, tapos usalin nyo po ang orasyon bago nyo siya kausapin. Pero kung ang tao malayo sa inyo pero gusto nyo hinga ng tulong pero nakakausap nyo po siya sa telepono, ganun ang gagawin nyo rin po. Orasyon muna bago nyo siya kausapin sa telepono. Ha? Kung gusto nyo rin pong humingi kayo ng halimbawa nagtatrabaho kayo, gusto nyo humingi ng increase sa inyong sahod, pwede nyo po itong gamitin. O kaya gusto nyo humingi ng sahod ninyo dahil matigas ang amo ninyo, ayaw mag pasahod ng parang kuripot, ganyan, no? Hindi pa ibinibigay yung sahod ninyo, pwede nyo rin po itong gamitin. Ha? Halimbawa, meron na naman kayong gustong hingian ng tulong, pero wala kayong komunikasyon. O kaya, yung kapatid nyo, nawawala, hindi na nagpaparamdam sa inyo. O asawa nyo, na hindi nagpaparamdam sa inyo, pwede nyo po itong gamitin. Ang gagawin lang po ninyo, gabi-gabi, ang importante, meron po kayong picture niya, ha? Para po makapagparamdam siya sa inyo. Ang gagawin lang po ninyo, may pictures, solo picture siya, hawakan ninyo ang picture solo niya, iharap nyo po sa inyong muka, at pagkatapos, magdasal kayo ng taimtim. Pagkatapos nyo magdasal ng taimtim, sambitin nyo ng 7 beses ang orasyon. Ha? Bago nyo po ilagay sa unan, sa ilalim ng unan, ang picture niya. Gabi-gabi nyo po yung gawin hanggang sa maging, hanggang makapagparamdam siya. Ito pong ibinahagi ko sa inyong orasyon ay, ano po ito, epektibo po ito. Nagamit na po ito ng mga member namin. Kaya, gusto ko rin pong i-share sa inyo, baka sakaling may nanonood na nangangailangan ng tulong para magkaroon ng makaparamdam ang asawa niya na hindi nagsusustento, pwede po yung gamitin. Kung gusto nyong hingian nyo ng tulong ng isang tao, pwede rin nyo pong gamitin yan. Kung manghihingi kayo ng increase sa inyong sahod, pwede nyo po yung gamitin. Epektibo po ito.
Pampabait rin po, pwede. Pampaamo, pwede. Yan po. Marami po siyang dala na ano, na power. Power. Ito po, sasambitin nyo po ng 7 beses ang orasyon. Ito po ah. Kahit anong oras, kahit anong araw, pwede nyo po itong gamitin. Ha? Spiritum, consida acta serdente, contidae amen. Yan po, 7 beses nyo po yan sasambitin bago nyo po siya kakausapin. Ha? Ang numero po, ilalagay ko rin po dito sa aking video na to. Kayo na po ang bahalang pumili sa numero na gusto ninyo. Alagaan nyo po ng ilan araw. Good luck and God bless po sa inyong lahat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po kayo. Huwag nyo pong kalimutan. I-click ang bell button para po palagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po uli. Good luck and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.